Ngayong gabi sa Giorno. Hindi natin sila kalahi, pero pinili nilang manirahan dito sa ating bansa. Kilalanin ang mga expats na hindi lang minahal ang ating bayan, kundi itinuring pa nilang pangalawang tahanan. Maraming mga Pilipino ang sumusuko at umaalis papuntang abroad para makaranas ng kaginhawaan. Kabaligtaran ito ng ilang mga banyagang iniwan ang kanilang bansa para tumulong sa Pilipinas. Sa dami ng pwedeng gawin at puntahan sa Pilipinas, talagang hindi mawawala ng rason ang mga dayuhan para bisitahin ang ating bansa. Dahil sa maghiliw na ugali ng mga Pinoy, hindi rin katakatakang mapamahal ang mga banyaga sa ating mga kababayan. Nakakita rin ang pag-asa sa ating bansa si Dylan Wilk. Naitala siyang pang-siyam na pinakamayamang tao sa United Kingdom na may edad 30 anyos pababa noong 1999. My life at that time was really all about pleasure. I had so many different cars. I would buy a new car every 4 to 6 months. I had a Ferrari, Porsche, BMWs. I used to go to work by helicopter. And everything you could possibly imagine, this was at the age of 25. Pero sa kabila ng lahat ng yaman, hindi raw naging masaya si Dylan. I remember I started to pray one night, Lord, why am I rich? So I decided to sell my business. I went traveling around the world for 6 months looking for charities that I could help. But nothing really convinced me it had a solution to poverty. Naging sagot sa kanyang panalangin ang minsang pagdalaw niya sa Pilipinas. Tumatak daw kasi sa isip niya ang imahe ng mga taong walang matinong tirahan dito. I went back to England. The first thing I saw when I got home was a brand new BMW that I just bought for myself a few weeks before. And for the first time, I really felt sick because I looked at that car and I thought, wow, this car is worth about 80 houses in the Philippines. I decided to sell the car. I just thought about it for about 10 seconds. Ang pinagbentahan ng kanyang magarang kotse, idinonate niya sa Gawad Kalinga at bumuo ng isang komunidad na tinawag niyang BMW Village. Bukod sa bahay, nabigyan din ni Dylan ng trabaho ang maraming tao nang maitatag niya ang kumpanyang Human Nature. Sa pangkalahatan daw ay positibo na ang tingin ng mga expat sa Pilipinas. So I think we can say that the Philippines has really come a long way in terms of how much the expats appreciate living here. Siyempre, yung iba, nandito lang sila ng ilang taon. Pagpaalis na sila, talaga nalulungkot sila. Hindi mawawala ang eksena ng kahirapan sa isang bansa. Pero positibo si Joanna na may paraan para labanan ito ng mga Pilipino. If you really get to know the people in the community, the people that live here, they're some of the nicest people I've ever met in my whole life. They're really special. The kids are really special here. Sorry. Yeah, it's a special place. Si Dylan, naranasan man ang kaginhawaan ng buhay, ay nauunawaan pa rin kung paanong mamuhay sa kahirapan. I think for the rest of my life until the day I die, I will always feel not only happy but really grateful that I had the chance to help build a community for somebody. Jesus loves me, this I know. Iba man ang kanilang kulay, kultura at bansang pinagmulan, meron pa rin naman silang puso para sa ating mga kababayan. Yes, Jesus loves me.